Hi guys, welcome back to my channel. And for today's reaction video, mag-react tayo sa episode 8 ng Between Us the Series. But before that, let's do some recap from previous episode. So last episode nga, maraming nangyari sa lahat ng love team, especially kay Win and team. Yung parang may nag-pass by sa kanila ng dalawa ni team and parang din discriminate nga sila si Parm tsaka si Dean about their relationship and parang na-trigger si Pim para i-confront and parang pinakalma naman siya ni Win and then inas ni Win kung nag-worry rin daw ba siya about si Pim sa kanilang relationship and then sabi naman din na hindi and good thing and before that episode and nagkaroon sila ng moment and guys doon pa sa public area sa CR so ayun doon nagtatapos yun and let's see kung anong mga mangyayari in this episode na painitay natin. Let's watch it na guys. Daming snack. Hindi nyo ma-memorize or hindi nyo ma-catch yung ano nila. Schoolwork. Si Win. Wow, may dalang snack. Naging mabait bigla eh. No? Basta may snacks lang eh. Out of 10? No. Out of... Honor student pala siya. Hmm.
Wala. Oh, doon lang pala ikikiss. Nakapikit naman agad to si Kim. That's all I want for one chapter session. Oh my god. Kinilig yan. You can hide it. Oh. Oh my god. Because it's you. Me? Problemado pa rin siya about his feeling kay Prince. Hello. Hindi niya alam pa nung sasabihin niya. Nagdahilan na naman si B. Saya niya kaya no pag kasama si B. Parang normal na tao siya, parang wala siyang iniisip, 'di ba? Wala siyang pangalan na pinapangalagaan. Mm-hmm.
Nai. At least, di ba, masaya na sila. Mas kikilala nila siguro nila yung isa't isa here. After this confession, na-relieve din si Prince eh. Kasi nga, natakot siya na bigla baka umuyas si B sa kanya because of sa mga nakikita ni B sa social media. May panood pa si Tim K. Win, ha? Ang cute talaga ni Tim pag nagagalit or parang nagaganon-ganon yun. Pinose pala siya ni Win. Mm-hmm.
Ay, pala yung problema, problema yan. Ano yun? Wala. Biglang natakot si Tim. Ang cute nila. Ano sa bahay sila nila? Ano? Nila Wayne. Parents nila. Angel. Hindi na mapigilan talaga ni View.
Nag-uusap sila mag-ama. Nawala na siguro ng time yung father nila. Hindi lang nakikita ng father nila, no? Na sobrang talaga persigido si Juan na ayun nga, about their business. So nakikita ng review yung sacrifice talaga ni yung bonding nila ng family. Narinig na yun naman yung junior. Ay, ha. Pinunong siya mamay na. Hmm. Ben ngay bang la? Ki mahalay. Win ko mi fan mai? May urgent na siya. Nagdahilan na si Tim. Narinig niya naman kasi yung junior. Eh. ขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับ
pero siya ang nag-overthink. Siya naman nag-overthink. Kasi yun ang pakilala sa kanya. He win sa family niya. Junior lang sa club niya. Sino naman tatay magkarap? May valid yung reason niya, pero alam mo yun, hindi lahat. Kasi, tignan mo yung impact sa mga anak niya. Like, kay Juan, kay Win, parang nape-pressure sila eh. Na they all sacrifice na kung ano yung gusto na calling course sa college. Pero, in the end, diba, business pa rin yung kinuha nila just to help their father's business. Diba? Diba? Na-miss nyo na rin yung happiness nila. Family niya before. Ayun din yung nami-miss ni Vio eh. Hindi rin maintindihan kasi nung father nila yung happiness nga nung naibigay niya. Yung sibling pagturo na homework. Bring something. Taka siya biglang umalis si team eh, no? Inom siya. Napainom siya ng Dior sa narinig niya eh. Alam din ng mga ABC gang na may problema si Tim. Patay. Love problem na tumimi. Ang ABC. Ay, yun lang problema sa kanila. Hindi pa nila napag-usapan kung ano talaga yung label nila. Eh, di ba si Win din? Nakadepende rin lang sa kanya. So, nag-iintayin lang talaga sa'yo ng feelings.
kung sino yung mag-first moves. Totoo. Hmm. Don't know. You haven't tried pa naman ng hiring. Napipressure to visit. You're late. Only 3 minutes late. Ang ganda ng coffee shop. Sugar daddy talaga si Mitch. Mocha. Frappuccino. Hwan kung tam. Sai bip. Ano kayo, makaka-order kaya siya ng maayos? Gusto rin.
Ngayon na kabisado niya. Totoo. It's same thing. Basta may interest ka, ma-remember mo yung mga bagay-bagay. Per 1 tutoring session. Lagi niyang nilalaw ko si Tim eh. No? Lagi ang cute din lang din ng reaction ni Tim. Hindi niya napuloy. Ba yan? Matakot siya. Siya ang nag-forehead kiss. It's my deposit. Cute. Nagulat din si Queen. Napakabat na. Nakabi siya. Masaya na siya sabi kasi nga he didn't expect na ayun nga. It's a double one. Nagpalusa pa naman siya.
Ngayon lang hirap talaga, no? Ayun siguro yung dalang-damit niya. Nagulat siya talagang totoong quotes niya. I got permission. Ganun na lang. Oh, yun yung na-expect na ng Gen Z rin. Parang hindi ganun ka-special sa kanila ang Christmas, like sa ating mga Pilipino. Parang it's just an ordinary day lang para sa mga.
Sama si Pu. Siya lang tuloy lang mga nang ginawa. Snacks again. What is? Baka mo pa siya kay Win eh, kala niya. Ano kaya yung gift niya? Wala sa spare key na magkukondo niya. So yun guys, dito na nagtatapos ang episode 8 ng Between Us the Series, and ayun nga, everything is good in the series. Ayun this episode, lalo na kay Tim kasi nga nakapasa siya sa English subject niya, nakakuha siya ng B, and because of Win yun kasi nga chinutor niya and sinaga niya, and saya lang, and then lahat sila went out for what, for ano, for mag-watch ng Christmas light, and parang ganun sa kanila eh, like sa ibang bansa parang Christmas is ano, parang you have to spend your loved ones, not just your family, kumbaga the real loved ones, yung couple, for couple talaga siya sa ibang bansa ha? Kasi dito sa atin pang lahatan eh. So ayun guys, and thank you for watching, and please don't forget to share and like and subscribe. Bye, thank you.